welcome back sa aking YouTube channel! Today's video, mga mamshi, is sobrang quick video lang yung ating gagawin. Meron kasi sa akin mga nagtatanong or nag-i-email sa akin ng mga sa past na video ko, which is yung eczema, yung pekas. So, kumusta na daw? Pinagpapatuloy ko pa rin ba? So, as you know naman, mga mamsi, diba, alam nyo naman kung nanonood kayo ng aking mga vlog before, is talagang meron ako ditong pekas na parang kinuntur. So, ang ginawa ko lang dun, mga mamsi, is yes, you heard it right sa ating, you read it right sa ating title. So, pekas update ito, mga mamsi. So long, sobrang tagal ng panahon. Ngayon, mag-update na ako ng aking pekas. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon, kung gumagamit pa ba ako, kung ano yung mga ginagawa ko para maiwasan na bumalik yung aking pekas. So, hindi na ako gumagamit ng apple cider vinegar, mga mamsi, matagal na. Kasi once na nung gumamit ako noon, nung nag-light na siya, yung talagang nakita ko na meron talagang pagbabago sa pekas ko, yung nag-light na, medyo nag-fade na yung aking pekas, hindi ko na siya pinagpatuloy. Kasi parang for me, okay na sa akin yun. Kasi yung talagang pekas ko noon na parang may contour, kitang-kita, gusto ko lang talaga na mag-light siya. So, yun yung aking ginamit, yung apple cider vinegar. Kung hindi mo pa napapanood kung paano ko siya gamitin, mga mamsi, nilalagay ko na lang dito sa I button yung link para mapanood mo siya. No? Tapos, may compare mo ngayon yung aking face sa noon ko na face. Kung talagang may improvement ba, kung talagang nag-fade ba, o kung talagang nawala ba yung aking pekas. So, bago ko sabihin sa inyo, or bago ko ipakita kung nawala nga ba yung aking pekas, sasabihin ko muna sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa ko para maiwasan ko yung pagkakaroon uli ng pekas or pagbabalik ng aking sumpa sa mukha. So, unang-una, mga mamshi, is palagi akong naglalagay ng sunblock kahit nandito lang ako sa bahay. Kasi sabi nga ni Doktora Vicky Bello, yan, idol ko kasi si Doktora, kaya palagi kong sinasabi na sabi niya, kasi talaga namang napanood ko sa kanya. Sabi kasi ni Doktora Vicky Bello, kahit na nandito ka sa bahay, is magsa-sunblock ka palagi. Kasi yung ilaw natin, yung ilaw niyan ng ating mga bumbilya, is nakaka-damage din siya ng skin. So, even nandito ka sa bahay, wala ka sa labas, at naaarawan ka, yung ilaw naman nila is nakaka-damage pa rin ng balat mo. So, kailangan may protection ka pa din doon. So, unang-una, palagi akong nagsa-sunblock kahit nandito lang ako sa bahay. Pangalawa, mga mamshi, is hindi ako gumagamit ng mga matatapang na sabon. Yung sobrang tatapang, as long as possible, medyo mild lang kasi nga nadala ako before. Before kasi, nung kabataan ko, is gumagamit ako ng mga harmful na product sa skin, katulad ng mga namamalat, nagbabakbak, tapos alam niyo yung sa sobrang lagay ko noon, minsan pag nagbakbak siya, hindi siya pantay, nagsusugat siya. So feeling ko doon ko rin siya nakita or nakuha yung pagkakaroon ng mga pekas, kasi sa early age pa lang is gumamit na ako ng mga product na hindi dapat gamitin para sa edad ng aking skin. So, yun. Iniwasan ko yung mga produkto na nakaka-harm sa aking balat. Pangatlo, mga mamshi, is gumagamit ako ng mga moisturizer, tsaka ng mga facial scrub na feeling ko is makakatulong sa balat ko na, alam mo yon, yung mapabata siya at saka yung mabigyan siya ng mga vitamins. And ang last, mga mamshi, hindi ako masyadong nagpapaaraw. Kung nagpapaaraw man ako or kung lalabas man ako, andyan yung naka-sunblock ako at saka andyan dyan pati yung meron akong payong. Kung alam mo, makikita nyo ako pag sa labas or makikita nyo ako pag kung kapitbahay ko kayo, lagi akong nakapandong. Minsan, mata lang yung kita, tapos pag nandito sa bahay, laging yung noo is nakatakip din para iwas wrinkles, mga mamshi. Ganyan. Kasi nga, mamshi, diba, dahil nga medyo mainit ang panahon lately, pero ngayon medyo umuulan-ulan na, is kailangan natin ng protection sa ating balat.
Ayan mga mamshi, papakita ko na sa inyo yung revelation kung talagang yung pekas ko is nawala na. So, kung maihahambing nyo sa siya before, talagang yun dito ko is sobrang itim yan. Pero ngayon, pak! Hindi na masyado! Hindi na siya masyado mga mamshi. Kung makikita nyo, dito talaga yung pekas ko, bye. Dito talaga yung pekas ko, dai. Diyan, as in, mukha akong nag-contour. Alam niyo yung nakaganyan ako, pero halata mo na meron ako. Lalo na pag ginanyan ko. Pero ngayon, mga mamshi, pak, wala na. Wala ka na makikita, Feda. Ang ginamit ko lang talaga is yung apple cider vinegar. And sundin niyo lang yung mga sinabi ko na ginawa ko, mga mamshi, na para makaiwas din kayo or para makaiwas ka sa pagbabalik ng inyong pekas at or pagkakaroon ninyo ng pekas. Yung iba, lalo na yung mga product na nakakamasakit sa balat, yun talaga yung pinaka number one, mga mamshi, at saka yung sunlight. Talaga yung pinaka iiwasan nyo, mga mamshi. Kaya ako, sobrang morning person ako, hindi ako lumalabas ng patanghali na yung ano na mga alas 12 pataas kasi ay nako sobrang init. Tapos hindi ako kailangan hindi ako nawawalan ng sunblock mga mamshi sa mapabag ko o kaya dito sa bahay. Hindi mga mamshi kahit na tayo ay morena, mga mamshi, makikita pa rin ang pekas natin diyan. Na talagang makikita pa yan. Tapos ang pangit niya pa lalo na pag ganitong nagkakaedad na tayo. Ako I'm 30, turning 37 years old. So, talagang kailangan, alam niyo yun, alagaan ko yung aking sarili. Kasi, pag hindi, mga mamshi, talagang magmumuka talaga akong, ay nako, mapadyaan. Kasi feeling ko, meron kaming lahing ganun eh. Yung iba may pekas, yung iba naman, alam niyo yung parang mga kuntil-kuntil, meron. Ang swerte ko lang, mga mamshi, ewan ko, sana naman, kasi sa aming magkakapatid, wala akong ganun, mga mamshi. Sana naman wag muna. Wag kasi nga, alam nyo yun, yun yung nililaser-laser, diba? Para mawala. So, wala tayong pang-laser, kaya dapat hindi tayo magkaroon naman. Kaya alagaan natin ang ating balat at sarili. So, ayun mga mamshi, kung hindi nyo pa napapanood yun, pwede nyo panoorin para makita nyo, ma-compare nyo mga mamshi kung meron pa ako or kung visible pa ba ang aking pekas or hindi na. Pero sa tingin ko at sinisigurado ko sa inyo mga moms, hindi na po, wala na po ako, faded na. Siguro makikita nyo or hindi lang halata, meron pa yan, pero faded na nga lang, kumbaga na-light na siya, nag-lighten na siya, hindi na siya kasing lala nung before. So, ayun lang mga mamshi ang aking update, very quick update lang mga mamshi sa aking pekas. I hope na meron kayong mga natutunan at nadampot na tips doon sa mga sinabi ko para makaiwas tayo sa ating pekas or makaiwas tayo sa pagkakaroon or pagbabalik ng ating pekas. Sayang naman kasi yung effort natin na ginawa tapos babalik din siya. So anyway mga mamshi, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, i-like mo na yan at i-ring mo na yung notification bell para laging updated sa aking mga video. Thank you so much! Bye!